Makikita natin sa ating latest satellite images na ang bagyong si Inday ay halos papalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng mamayang gabi, ito ay nasa labas na ng ating boundary. Huli na itong namataan sa layong 500 kilometers northeast ng Itbayat sa Batanes. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin na umaabot ng 140 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman na nasa 170 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pahilaga, hilagang kanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Halos 20 kilometers na lang siya mula sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. Kaya posible talaga mamayang gabi nasa labas na ito ng ating boundary. Samantala, another low pressure area ang ating binabantayan, nasa labas ito ng Philippine Area of Responsibility, at huli itong namata na sa layong 1,775 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ito ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Base ho sa pinakahuling datos na nakalap natin, itong tropical depression na ating namataan ay hindi natin inaalis ang posibilidad na pumasok ng Philippine Area of Responsibility within the week. Although, base ho sa ating mga pinakahuling datos, medyo maliit pa yung tsansa na ito'y pumasok dahil nga ang pagkilos nito ay pahilagang kanluran. So kung papasok man ito, dadaplis lamang ito sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. At hindi rin natin ito inaasahang magkakaroon ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Kung sakali po, mga kababayan, na pumasok itong tropical depression sa loob ng ating boundary, tatawagin natin siyang bagyong Josie. Pero sa ngayon, patuloy pa rin natin siyang babantayan. Samantala, sa iba pang bahagi ng ating bansa, makikita ho ninyo, patuloy pa rin tayong makakaranas ng mas mainit na panahon, lalo na sa umagang gantanghali. Pero sa hapon, lalong-lalo na po bandang paggabi na, nandun pa rin yung mga posibilidad ng mga localized thunderstorms and rain showers. Kaya patuloy ho tayong tumutok sa pag-asa para sa mga latest ng mga thunderstorm advisory. At heto nga ho yung track ng bagyong si Inday. Ito ay kumikilos ho pahilaga-hilagang kanluran. At kagaya po ng binanggit ko, lalabas na ito ng Philippine Air Responsibility mamayang gabi. At habang ito ay kumikilos ho pahilaga-hilagang kanluran, ito ay unti-unting humihina dahil medyo malabig na yung katubigan sa lugar kung nasaan itong bagyong ito. Samantala ho, itong bagyong si Inday na may international name na Muifa ay nagkaroon na rin ho ng landfall o dumaan na siya dito sa may Ishigaki Island sa may southern part ng Japan. At ito'y patuloy na kikilos, pahilaga-hilagang kanluran. Samantala, nakataas pa rin ang gale warning, particular na dito sa mga baybayin sa Ilagang Luzon. Sakop po nito yung mga baybayin ng Batanes at Mabuyan Islands. Delikado pa rin maglayag, lalong-lalo na yung mga malita sa kayang pandagat at malilit na mga bangka dahil nga ho sa lakas ng hangin na dinudulo ng bagyong si Inday dito sa lugar na ito ng ating bansa. So wag muna pong pumalaot yung mga kababayan natin sa lugar na ito. At dahil nga po, kaya binanggit ko, naglabas po tayo ng gale warning kaninang alas 5 ho ng hapon. Kaya po, lagi po tayong tumutok sa latest na update. Kaya delikado pa rin na maglayag yung mga malilit na sakyang pandagat. At patuloy po natin inaasahan na susunod na 24 oras, kahit lumabas na ng Philippine Air Responsibility ang bagyong si Inday, posible pa rin magkaroon ng katamtaman hanggang sa kung minsan ay maalon yung karagatan sa lugar po ng Batanes at Mabuyan Island. Hindi pa rin po natin inaasahan na kahit po, lalo na sa paglabas ni Inday, na mapapalakas ang hanging habagat. Sa ngayon nga ho, medyo mahina yung hanging habagat, kaya po hindi natin inaasahan na magkakaroon tayo ng malalakas na mga pag-ulan. Pero asahan pa rin ho yung mga localized thunderstorms and rain showers sa hapon hanggang sa gabi. Samantala po, no, posible pa rin yung mga biglaang bugso ng hangin dito sa may lugar ng Batanes at Babuyan Islands. Tulad pa rin ito, nitong bagyong si Inday kahit papalabas na ito ng ating bansa.